Ang isang radyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ng inyong pulso at sumagot na sa Poll for You. Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa... Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kaya-kaya bigyan ng servis. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Ang kapahamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang Teleradyo. Balita ngayon! Kapamilya, 975 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na po ang ikalawang sunod na araw na wala pang 1,000 ang COVID-19 cases. Dahil sa nadagdag na bilang, pumalo na sa 2,829,618 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa datos ng Department of Health, bumaba pa sa 17,796 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Umakyat naman sa 2,763,947 ang mga nakarecover sa sakit matapos madagdagan ng 1,029 na gumaling ngayong araw. Habang nasa 193 naman po ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuuang 47,875 COVID-19 deaths. Tatlong laboratorio naman po ang hindi nakapagsumite ng datos. Inulit ng Department of Health ang kanilang panawagan na huwag pong dalhin sa mga matatao at siksikang lugar ang mga bata. Paalala ni Health Undersecretary Maria Rosario Vejeri, pinayagan na makalabas sa mga bata para mabigyan sila ng pagkakataong makihalubilo, masikatan ng araw at makapag-ehersisyo. Ngunit hindi anya pakay ng Interagency Task Force na palabasin ang mga bata at dalhin sa matataong lugar. Giit ni Vejeri, hindi dapat limitahan ang kilos sa mga bata sa pamamagitan ng pagkulong lang sa loob ng bahay, kundi gumawa ng paraang sila'y makapag-socialize. Pero kung makita ng magulang na masikip ang lugar at walang physical distancing, ay huwag nang tumuloy kung kasama ang mga anak. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po, si Liza Aquino. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Pasada starts right now! Malapit na, 30 araw na lang, maligayang Pasko na. Mm-hmm. Pero ngayon, binibining Rica, hayaan mo na batiin kita ng isang madamdamin at taus-pusong
Happy Thanksgiving. Yeah. Happy Thanksgiving din sa iyo, partner. Lahat ng mga pagkain sana at blessings umulan sa iyo at sa pamilya mo. Salamat ha, pero wala naman talaga tayong Thanksgiving dito. Nakikiapid lang tayo sa Thanksgiving ng Amerika. Oo. Pakikiride. Yes. It's on the fourth Thursday. Every fourth Thursday daw of the year. Ang Thanksgiving. Eh, alam mo ba na alam ba news na mas maraming nagse-celebrate ng Thanksgiving sa Amerika kesa sa Christmas at New Year? So kaya po ayun ang mas maraming nagdiriwang. Kaya lang merong talagang lungkot na lungkot pag Thanksgiving, Rica. Sino naman? Palagay ko mahuhulaan mo kung sino. Oh, sino? Ang mga turkey. Oo. Mga pago na kakainin. Oo. Dapat merong ano dito, makialam ang animal welfare and protection na ano groups dito eh. Ginugulo naman daw for that. Alam mo ba? This is genocide, Rica. 46 million. Oh. 46 million ang namamatay, pinapatay, dinuduhagi. Ini-EJK! Namamatay talaga. Hoy, alam mo, partner, ang sarap nga niyan. Maganda din ang history ng Thanksgiving and alam ko, ikikwento mo sa amin yan, di ba? Ay, hindi. Ikaw ang nag-volunteer niyang information na yan. Ay, hindi sabi ko maganda lang. Ang pagkakaalam ko dyan, partner, kaya nagkaroon talaga ng Thanksgiving is because of harvest yan eh, yung Thanksgiving. That's why yes. Nagkaroon ng Thanksgiving is because yung time of harvest, time of reaping ng mga farmers during the earlier period. At ang gandang reason to celebrate, no? Time for harvest, time for celebration, ipinundar mong pagod at effort. At ibinabalik sa'yo yan ngayon. So it's very nice. Nakakamiss yung pagkain dyan, partner. Nakatry din ako mag-Thanksgiving. Ayoko kumain ng turkey, Rica. Ayoko. Ang laki kasi. Kaya may mga seremonya pa yan, di ba? Okay na. Paglabas, di ba? Sa mga American movies, ilalabas yung turkey mula sa oven. 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 Ikaw naman. We're in a different country. Okay. So, di ba nakikita natin yan sa mga Hollywood movies? Laging ganun eh. You know, okay, ready to eat. Sabi, lalabas yung buhalang turkey mula sa oven, di ba? Tapos, yung the head of the family will make the first slice. My 46 million turkeys. Diyan ka na naman. Naawa ka sa mga pabo. Pabo, di ba, ang turkey? Yes. Yes, pabo. Ni-research mo din, ha? Tama yeah. pa. Oo, sabi ko. Ni-research ko kanina, turkey in Filipino, pabo. Sabi ko, ano kaya sa Cebuano yun? So, turkey in Cebuano, pabo din. Pareho lang. Ano kaya sa Ilocano? Yung turkey. Uy, napo. 1621, mga kapasaders, nang maganap ang kauna-unahang Thanksgiving sa Amerika. At yun eh, nadala na rin sa Canada. At hindi lang US and Canada ang nagdiriwang yan. Meron pang ibang mga bansa na nagdiriwang ng Thanksgiving. At dahil tayo walang Thanksgiving dito, why couldn't somebody start a national thank you day? Diba? Diba? I mean, sige, manggaya na tayo. Maybe it's not the fourth Thursday, but the fourth Friday of November. Bilang magaling naman tayo manggaya. Diba? Lahat ginagaya, lahat kinokopya. Oo, okay. Parang may hugot ulit ha. So, wala naman ako sinasabi drug test. Sometimes, di ba? Sometimes we forget to say thank you, no? Or we're just, paano ba yun? We're just too conscious about saying thank you. Lalo na kung ikaw eh,
sabihin na natin, ikaw ay kilalang tao, meron kang posisyon, people are bowing down to you, 'di ba? Kasi sikat ka, kahit na nangunguha ka naman ng pera ng hindi naman sa'yo dahil mula naman sa taxes ng Pilipino yun. Pero, di ba? Parang ang hirap magsabi ng thank you because nagkataon boss ka, ganon. Nagkataon official ka, ganon. Di ba? And it makes a lot of difference for me anyway, no? Na in this age na text lang ng text, di ba? DM, PM, and then you say TY, at parang sa akin, Rica, the more you spell it out, no, thank you, salamat po, or maraming salamat, to me I appreciate that better than TY. What do you think? The act itself, partner, the acknowledgement ng ano ng ginawa para sa iyo, di ba, yung maganda na yung feeling na yon, and we're kind of losing that din kasi siguro yung pag ano tawag dito, yung pagtanggap ng mga nagawang mabuti ng ibang tao para sa atin. We're so used to people giving things and giving us favors, di ba? Yes. Na parang normal na ito, katulad na lang ng relationship ng magulang at ng anak, di ba? Dahil palaging binibigyan responsibilidad palakihin ng magulang ang anak, nakakalimutan natin na it's still a gift yung ginagawa para sa atin. Ma, thank you! Nanonood ka. Thank you. Thank yes! Oh, ganyan. Oo, kita nyo. Dalawa pong henerasyon ang nag-uusap ngayon. Kami yung older generation at saka si Rica naman yung less old generation. Sige. Haya kita dyan. Tatanggapin ko tayo. Oh, so good. Parang nasa mid ka dun, ha? Middle age na ako, eh. Oh, yeah. Thank you, partner. Ayan. Thank you. Yes. Tama yung ano mo. That's a very valid point that you raised, ano. Hindi yung iba, hindi masyadong demonstrative sa kanilang feelings. At hirap na hirap silang thank you nga lang, di ba? Hirap na hirap silang mag-thank you. Para namang bababa ang kanilang estado pag nag-thank you. Mag-thank you ka naman ng tama, di ba? Ngayon, kung talagang close na kayo, then it's okay to say TNX, di ba? Thanks. I don't, di ba? Parang saan ba nanggaling yung TNX? Thanks. Mga spelled as pronounced na yan, eh. Thanks. Yes. Alam mo na, di ba? Kapag kakausap mo ang boss mo, di ba? The rank and file, sabihin na natin, halimbawa, rank and file. Kapag nagte-text mo yung boss mo, di ba? Grabe ang galang. Sir, kasi ganito. Ma'am, kasi ganito. Ganyan. Tapos every sentence ng text mo, thank you po, or thank you ma'am, or thank you sir. Tapos ang balik nung ano no, nung boss mo, K, TNX. Meron pa mas dismissive yung K, thanks, bye. Oo, di ba? Tinapos talaga. Grabe. Konting ano naman, di ba? Konting pagpapahalaga sa damdamin nung ano, nung kinakausap mo. Di mo naman pwedeng sabihin na tanggalin nyo nga yung BRP Sierra Madre dyan. Abay, tarat! Anong kinagago amin yun? Yan, napagago na tuloy. Ayan. Di pa tayo nagsisimula. Wala pa 15 minutes. Ma-offer tayo agad. Chill ka lang. Chill. Nakakainis, di ba? Nakakagalit, di ba? Kami pa paaalisin nyo. Anak ng pabong... Kinatay ngayong araw na to. Totoo. Nakakagigil, no? Ito pang, yung nabalitaan pa natin, partner, na habang nag-unload yung mga sundalo natin, binibidyohan sila, dinodocument yung proseso na parang, titignan kung merong ginagawang mali o bawal, na parang, wait a minute, kaping mainit. Amin to, di ba? This is our land. Tapos ganyan ang ginagawa sa atin, encroaching, bullying. Oo, tapos kung makapress release si Xi Jinping. Oo, kung makapag-press release siya, we are not a hegemon. We do not support hegemony. Ayun. Oo, ano ba ang hegemony? Ano nga ba ang hegemony?
Ano, dagdagan na naman natin yung vocabulary natin. Basa, basa. Hegemony. Hegemony. Oo. Leadership or dominance, especially by one country or social group over others. Ayan, yun po ang hegemony. Ibig sabihin na dahil malaki kang bansa, dahil 1 billion mahigit ang populasyon ninyo, dahil napakalawak ng inyong lupain, kung pitik-pitikin nyo sa ilong at kung paano nyo duhagiin ang mga kakapit bansa ninyo, ganun na lang. Anong, you are not a hegemon? Well, you're more than that. You're a jegemon. Sabi ko na nga ba, may mapasok. Kailangan natin ipaglaban yan, partner. Kanina nga, alam mo ba, no, ako yung magsisimula pala mag-aral. At eto nga, nabasa natin yung BRP Sierra Madre, di ba? Sabi ko, bakit ganun? Bakit yung Taiwan, ang liit-liit na bansa, kaya naman nilang lumaban? Should we start playing fighting fire with fire? Kasi ang bait natin eh. Oh, di ba? Oo, maganda yung binanggit mo na yan. Should we start fighting fire with fire? Diba? Kasi we keep on dousing with water eh. Lagi pwede ba sabihin yun? Pwede ba sabihin yun doon sa spokesperson nila? You're fired! Oo. Dahil na po yan. ay, meron akong ano. Meron akong nakalagay dito. Babasahin ko ha. Sige. Note to Eddie. Please ask Rica what BRP means. Alam ko na. Ano? Boat of the Republic of Philippines. maganda. Oh, no. That's creative thinking. Huh? Very good. Kaya natin, Battleship of the Republic of the Philippines. Or... Bangka ng Republika ng Pilipinas. Ano pa? Muntik na. Oo, tama yun. Ang pinag-usapan po namin ay bakit may BRP ang mga vessels ng Pilipinas. Mm-hmm. Barko ng Republika ng Pilipinas. Uh-huh. Muntik na! Oo. Bangka lang sinabi ko, pampambot lang pala yung akin. Masyado mo namang minamaliit ano natin. Grabe. Naval fleet. Bangka lang? Grabe ka naman. Oo nga, barko. Tama pala, yun pala talaga. BRP. BRP Sierra Madre. Alam mo ba na ang alam ba news? Ang BRP Sierra Madre po, sa totoo, di ba, panay kalawang na yan eh. Di ba? Oo nga, yung picture nga, partner, talagang puro kalawang naman. Oo, alam mo ba na yan eh, galing pa sa Amerika yan? 1944 pa. Nang ma-launch yan. Oo. So it used to be known as USS Harnett County. Yun po ang unang pangalan niyan. Yan na-launch nung October 27, 1944 pa. Hindi pa pinapanganak yung magulang mo, Rica. Hindi pa tapos, talaga. Mm-hmm. Oo, alam mo kung sinong, hindi pa napunta sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Yan ay napunta sa Vietnam. Naging pangalan niya ay RVNS Mai Tho, oo. Napunta ng Vietnam yan ng 1970. Napunta sa Pilipinas 1976. Ba, third hand na pala sa atin ito. Kaya... Ang tawag dyan na slightly overused. Okay na rin. Basta may magagamit. Kaya ngayon, outpost na lang siya. Di ba? Outpost na lang siya. Hindi na siya nagsisila. Makikita mo naman, di ba? So kung gusto ninyong tanggalin yan, kayo, I'm talking to you. Kung gusto ninyong paalisin yan, itulak nyo. May chance na hindi gumana. Anak ng kabuting kayo. Ito na, sa iyong palagay, susunod na. Opinyon mo? Pakinggan ko. Sa iyong palagay. Eh,
Eh, mula po sa barko, eh, pupunta naman tayo sa ating mga classroom. Hane, dahil yung pong ano talagang ina-idolize ni Rica, aba, eh, ako'y natuwa na naman at nagitla sa kanyang ginawa. Si Mayor Vico po ang aking pinapatungkulan. Si Mayor Vico po. Eh, nung na-interview namin, eh, kahit minsan di nakapagtanong si Rica dahil she was just mesmerized. Nakalimunti ko pa masabi ng mali ang pangalan niya. Sabi ko dapat Biko, baby ko, di ba? So, ang ginawa po ni Mayor Biko, eh, pinatanggal na yung mga plastic barriers doon sa classroom. I'm sure nakita po ninyo yan, eh. Yung, di ba, may mga parang may mga separate na mga cocoon. Ano ba tawag mo doon, Rica? So bawat isang estudyante eh mayroong plastic barrier na nakapaligid sa kanya. 'Di ba? Ganun din, parang ganun din sa mga restaurant, ano? Ngayon, sabi ni Mayor Vico, mukhang very impractical, very uncomfortable, no? Kaya pinaalis na niya. Eh ang tanong din ni ano kaya ang sasabihin ng DepEd, no? Si Lola Liling. Eh ito po ang ano. Ito na po ang ano, ang tanong natin, ano. Kasi alam mo, sa totoo lang, nung unang makita ko yun, Rica, sabi ko, naka-aircon kaya yung classroom na yon? Kasi kung hindi naka-aircon yon, aba, sus Mari Josep, eh napakainit noon. 'Di ba? Kahit na naka-aircon ka pa. Aba eh, so ngayon nga po, meron ng isang mayor ang nagsabing, tanggalin na muna natin, tanggalin na yan dahil talagang kawawa yung mga bata. Ang tanong po namin ni Rica ay ganire. Sa inyong palagay, kung kayo po ang tatanungin ng DepEd, pabor ba kayo na tanggalin na ang plastic barriers sa mga classrooms o at sa mga restaurant? Ayan, yan ang ating katanungan ngayon. Do you think it's time for us to remove those plastic barriers? Kasi medyo mababa naman na ang ating new cases, ang ating ADAR, mababa na rin, positivity rate, bumaba na rin. Do you think it's time, it's high time we removed, with a D, it's high time we removed the plastic barriers? Pag-usapan na natin yan. Dahil yung teacher Eddie natin, eh, gusto lang tanggalin ate yung plastic barrier. At na tayo makapag-usap na mga kapasaders, Teleradio Space, React Space. Ang inyong pangalan, lokasyon, kasagutan, isend yan sa 2366. Pwede rin sa ating Viber number 0977-787-3804. Buhay din po at bukas ang ating Facebook page. Pati na rin po sa ating YouTube channel, worldwide na po ang streaming. Mayroon po tayong chat box dyan. You can type your answers there. Don't forget, like, subscribe, at i-share ang ating Thursday edition ng Pasada sa Teleradio. Sagot na, kapasaders! 5:23, alas 5:23 ng hapon, dito sa Pasada sa Teleradio Worldwide. Babalik kami ni Rica shortly. Andito tayo .ph/sakto o iscan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses, kapamilya, sa Hall for You! Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa nag-iisang Teleradio! Gawin nating super sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating Teleradio. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa Teleradio Balita alas 7. Mamulat ang mata sa mga kaabang-abang na isyung hatid ni Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report alas 8. Ituloy ang paggalaw-galaw at maging fresh, beautiful at healthy. Kasama si na Doktora Luisa at Coach Harris sa Your Daily Dose alas 9. Pataasin pa ang energy mo sa mga winner na tips at pakikipagkwentuhan kay Tita Winnie Cordero sa Winner sa Life alas 10. Isama naman sa pamimili ang inyong Bida consumer na si Alvin El Chico alas 11. Mas damhin ang saya ng weekend at mag-chill kasama si Brother June Banaag sa Dr. Love alas 12. Talaga namang super panalo ang Sabado mo kapag kasama ang nag-iisang Teleradio.
Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Patis, patamisin inyong mga ngiti sa magulong at serbisyo publikong hatid ni na Jim Castaneda at Doktora Luisa sa La Familia Con Alas Tres. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan. Kasama ang G-Diaries. Alas Dos, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda. Kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag, sa Wonder Teacher. Alas Tres, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Radyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Must new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalala. Ang oras natin, mga kapasaders, 5:26 na po at nandito na po ang ating unang magiging panauhin para sa programa natin ngayon. Para pag-usapan nga po natin, itong pinakabagong balita tungkol nga po sa eleksyon na naman na hindi na naman talaga matitigil sa pag-uusapan natin dahil presidential candidate Bongbong Marcos ay adopted na po ng Lakas CMB Party bilang kanilang presidential candidate, nakatandem ni vice presidential candidate Sara Duterte naman. Ngayon, bakit po natin 'to pag-uusapan? Kasi kung maaalala po ninyo ang history ng Lakas CMB, ang founder po nito ay si dating presidente FVR, Fidel V. Ramos, na isa pong instrumento sa pag-aaklas noong martial law. So, di ba? Parang Marcos tapos papasok sa isang FVR political party. Kaya mas maganda pag-usapan natin ito with a political analyst, isa pong eksperto sa usaping ito mula sa UP, si Professor Jean Franco. Professor Jean, welcome back po sa Pasada sa Teleradyo. Hello, Rica. Hello, Peter. Thank you for joining us, Professor. Apo, ang unang pumasok sa ulo ko Marcos, Lakas, CMD. They are not congruent. Ano pong nangyari? What drove Lakas CMD into adopting itong si Bongbong Marcos as their presidential bet? Definitely, it's political expediency and they want to win. They want to be back, no, as a party to reckon with, no, in 2022, and that's why they're really consolidating all the alliances that they can, make until May 2022, and they're of course banking on the fact that Marcos Jr. is faring very well in initial survey results. Pero Professor Jean, like yun nga din pong nasabi ko po kanina, no? FVR was the founder of Lakas CMB. Tapos the son of the dictator is now being adopted ng partido nila. Hindi po ba parang hindi naman sila connect doon sa ideals ng Lakas CMB? Yes, that's correct, and that also only goes to show, no, that these developments, yung substitution, all the developments that we've experienced in the run up to the 2022 elections prove that hindi pa rin well developed yung political parties natin, no? The thing is, every election that we have, the idea is parang dapat nag-strengthen natin sana, no, yung political parties natin, dahil hindi naman din madali, hindi naman siya nangyayari overnight, no, yung mga ibang bansa, ilang dekada nilang natrabaho yun, no. Kaso ang nangyayari sa atin parang wrong, no, with the substitution bruhaha and what's happening, parang nalusaw na yung yung PDP laban, nalusaw na yung kung ano man ang ibig sabihin ng Lakas. So yun na, and this goes to show that yung candidacy nga ni Marcos Jr. is really a setback for our democracy. Ibig sabihin, the branding na dati ay ang pinaninindigan mo ay yung mga adhikain ng isang partido, hindi na po ganun ngayon yun. Ibig sabihin, ang branding is personality
based na. It's patronage politics. What do you think, Professor? Exactly. Ang nangyayari kasi, personalities are bigger than the, you know, the meaning of the political parties, the ideologies of political parties. So kung kapag ka ganyan, eh talagang kung sino yung talagang pwedeng sumama, kahit na ano pa yung paniniwala mo, kahit ano pa yung track record mo, hindi na yun mahalaga. Kasi ang mahalaga eh manalo lang sa kahit anong paraan. Kung ganun po, mas accessible ba, quote-unquote, mas accessible ba yung mga kandidato dahil personalidad na ang mga pinag-uusapan versus kung kagaya sa Amerika na Republican, Democrats, diba? There's practically nothing in between. Ano? You're either one or the other. Oo. Okay. Meron bang inherent weakness yung ginagawa natin ngayon sa Pilipinas versus if it were a two-party system? Kasi alam mo yung weakness ito, hindi lang naman dun sa pagpili ng mahahalal eh. May weakness din ito dun sa mga reformang gusto nating isulong after 2022, the 2022 elections. Kasi ang nang mangyayari, ang mananalo, minority president. So pag nanalo siya, kailangan niyang i-consolidate yung kanyang puwersa para maisulong niya yung programa niya, yung legislative agenda niya. So lahat sasali sa kung koalisyon niya o kaya partido niya. Eh kumbaga, costly yon kasi may kailangan kang spoils na ipamigay either through appointments, either through pork barrel, at kung ano-ano pang formal and informal perks ng presidency. So ang nangyayari kapag may reforma na medyo matagal, dahil kaya lang naman napunta, nasama dun sa partido ng presidente kung sino man yung senador o kung sino man yung congressman, eh dahil gusto nila, dun sila, dahil marami silang makukuhang spoils. Ano? Pero syempre, pag meron ng nakasalang na legislation at they feel strongly about it, hindi nakakabit yun ng kung nasaan man sila, no, doon sa setup nung partido. So minsan may makikita kang magkakapartido nasa koalisyon pero hindi sila sang-ayon doon sa isang proposed legislation, kaya nagtatagal. So may implication din sa policy making. Professor Jean, ano po masasabi ninyo doon sa nangyayari ngayon? When we look back doon sa mga nakaraang elections up until what is happening now, sa palagay niyo po ba nawawala na yung ideologies ng political parties doon sa magpagpe-play nito ng role sa election? Are we just becoming a personality-based election system ngayon? Hindi lang naman ngayon nangyari yan. Magmula nung kahit post EDSA, even before EDSA, no, yung dahil nga na destroy na rin ni ex-president and dictator Ferdinand Marcos yung party system. So ang nangyari, after EDSA naging lalo na siyang naging popularity contest, personality oriented, and then people do not identify, even ordinary Filipino men and women do not identify themselves based on political parties, no? And that says a lot, no? And that's also why that is the behavior of our politicians. Hindi alam nila na hindi naman sila sisingilin ng tao kung you know, come election day. Hindi, dahil people do not identify themselves with political parties. So kaya ganun sila, okay lang kahit palipat-lipat, nagising sila kahapon, mamaya member na sila ng political party, hindi nga nila alam kung ni isang training nga siguro, kung ano man lang nabasa, kung anong pulyetos ng party, wala sila eh. Diba? So, wala siyang ibig sabihin. Kapag ka ganun, talagang magulo and unpredictable ang election and yung policy making. As a political analyst, do you think na we really now, no, as we speak, we have a broken political and election system in the Philippines? Kasi I'm sure pagkatapos ng 2022 elections, kung sino mananalo, lipatan na naman lahat yan. Whatever your party name is, maglilipatan lahat yan. And then you have the party list also. Speaking of party list, na well, hindi naman kailangan talaga based on the Supreme Court ruling na ikaw eh parte or yung nung nire-represent mong sector.
di ba? Tapos ito pa, dinagdagan pa ng mga withdrawal, substitution, at kung ano-ano pa. To say that it's a third world country politics may not even cut it, no? It's probably worse than that. Your thoughts, Professor? Yeah, so totoo. Halimbawa yung ngayon, no, yung sinabi yung mga may hindi na natanggap ng mga party list, hindi na accredit, na nalulungkot ako para doon sa mga party list, halimbawa yung nurses party list, yung Ladlad. Hindi ko nabasa yung decision, no, pero ibig sabihin just reading about it makes me sad kasi may alam akong mga political parties ngayon na parang I'm sorry pero natatawa ako doon pa lang sa pangalan ng political party, di ba? Parang ano to? Samantalang yung Ladlad, yung sa nurses party list, alam mo na kaagad kung ano yung adhikain nila. Yes. So, matibay na representation na gustong isulong at boses na gustong isulong doon sa Kongreso. Mm-hmm. Professor Jean, ngayon po na yan nga, 'di ba? Nawawala na yung political parties, yung essence noon, parang nagiging bangka na lang siya nasasakyan ng mga ng mga kandidato. Now that we're losing that, should we stop it, ditch it altogether? Nahayaan na lang natin na magsimula tayong bumoto ulit based on the personalities na ating tinitinan. Kasi ganun din naman pala, tinitinan natin personality and also yung mga plataforma na dinadala nila on the stage. Hindi naman pwede yon kasi wala namang bansang, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, meron na rin silang nagiging problema sa political parties. Mm-hmm. Dahil wala namang perpektong demokrasya. Ngunit nananatiling matibay, ibig sabihin like si Trump, hindi naman siya nagising na lang na gusto niya maging presidente, dumaan siya din sa primaries. No? So ibig sabihin, merong mga flaws yung system pero nananatiling daan yung political party dun sa recruitment and selection ng politicians. Ngayon, pag nawala yun, hindi naman pwede natin tanggalin kasi dapat nga patibayin natin, I know it's difficult kasi nag-aggregate siya ng interest. Magiging parang sabog kung parang didiretso ka mismo sa politiko. Tapos may danger din na baka biglang magkaroon ng presidente na one party system na naman. Political party lang ulit. Magiging parang diktadura na naman ulit tayo. So yung ganun, hindi ko i-advocate yun. Bagkus, gusto ko sana ayusin natin without necessarily changing the constitution. Isa-isayin natin yung mga pwedeng baguhin sa Omnibus Election Code. Halimbawa, with proper consultation siguro para lang mas bukas sa mga boses. Mm-hmm. Kung titignan po natin, paano ito tatanggapin ng mga kabataan na hindi naman talaga din nakakapagbasa ng maayos or nag-spend as much time into learning about the political system ng bansa natin. Paano po natin i-educate yung mga bata dito sa party list, political parties natin and how it can help them choose a better candidate? Alam mo, may mga civica naman na klase, di ba? Sa elementary, sa high school din. So siguro doon simulan. Kailangan kasi ma-imbibe mo yon in your everyday life, ano? Para matuto kang mag-identify sa political party. So hindi yan madali. Pero magagawa kung seryoso lang, no, yung pagsulong sa ating demokrasya. Sana matutunan natin mas pagbigyan natin ng interest yung ating reform sa politics. Kasi before the pandemic, tumataas na yung economy natin, gumaganda, although nagkaroon ng pandemic, pero wala akong alam na bansa sa mundo na umunlad nang hindi nila inayos yung politika nila. Sabi nga nila pa, parang yung pag-aayos ng politika by way of legislation is just a pie in the sky. Ano? Kasi kagaya nung sinasabi nga nung iba, binoboto yung mga dynasty, ano magagawa natin, 'di ba? In the meantime, nasa legislation nga yung anti-dynasty law, wala namang mga implementing rules, wala namang mga guidelines. So, when you speak of checks and balance, there is practically none. And therefore, ganun nga nangyari, ano? We have party list na bigla na lang
gagamitin yung ano yung sikat ang probinsya, no? Yung mga ganun ba? Di ba? Di nahalal. Oo. Well, I'm just an example, baka bigla akong i-bashing through this, no? So, di po ba, Professor, where do we pin our hopes na we can somehow, you know, straighten this mess that we're in? Naiintindihan ko yung hinaing mo eh. Kasi alam mo, mahirap talagang magbaguhin yung politika natin, lalo na may mga reformang gusto natin isulong. Kasi yung objects and subjects of change, yung politician. So yung anti-political dynasty bill, alam mo ba, 8 Congress pa yun. Sus Mariosep. 8 Congress yung after EDSA. Yun, may na-file na bill yun. Wala, hindi talaga nangyayari. Hindi umuusad. Siyempre, ayaw nila, no? Hindi madali, pero kailangan talaga multi-sectoral groups. Kailangan manggaling sa labas. Hindi pwedeng manggaling sa loob. Dahil alam nga natin may resistance sa loob, no? Siyempre, it would help kung halimbawa magkaroon tayo ng presidente ng seryoso, no? Seryoso sa nabaguhin ang ating politika, magkaroon ng political reforms na hindi kailangan baguhin ang constitution, kasi alam naman natin yung karanasan natin doon, nagiging divisive yun. So siguro unti-unti. Stray ako, Professor, sa political parties. Punta lang din ako sa party lists since andito na naman tayo sa usapan. Yung mga sektor kasi na nire-represent nga sana yung ipinaglalaban natin, katulad na lang ng nasabi ni partner kanina na yung ruling ng Supreme Court, you don't need to be part of that sector to represent that sector. Pero paano kung hindi mo alam yung mismong hinaing ng mga taong andon, katulad na lang yung mga dumper, katulad na lang ng mga itong... Ay, di ba? Alam naman natin, hindi naman talaga driver. Sorry. Kinagat ako ng lamok. Isa pa, yung bagong tatakbo na parang for single mothers, hindi naman sila single moms. Oh. So how can they be effective representatives of that sector kung hindi naman, kung ganun ang ruling ng Supreme Court? Oo, no? Siguro, ang pwede nilang gawin kung talagang seryoso sila, no? Pero syempre, niisip ko paano mo iisipin seryoso sila kung in the first place hindi naman sila membro ng sektor. Anong accountability nila? Mm. Diba? Pero kung andyan na sila, kung gusto nilang baguhin halimbawa, lagi siguro silang kuminsulta doon sa sektor na 'yon, no? Yun, kaya paano nga sila kukonsulta kung hindi man lang sila membro? Kaya naging joke na siya, no, yung ating party list na nakakalungkot at nakakakaba, no, kahit dahil yung mga may resources yun yung nakaka quote unquote bili ng mga party lists, di ba? So yun yung wala din tayong metrics sa Professor Jean on whether yung ating mga representatives kaya nga representative, di ba? They speak for their constituents, for their province, or sa party list yung kanilang sector. Walang metrics eh para sabihin na ano eh na they're doing a fine job or pasang-awa or a dismal failure. I mean, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari sa loob, but we of course know kung ano yung mga resulta ng mga pinaggagawa nila, and not to point at anybody, pero we are definitely not getting our money's worth in a manner of speaking. Yeah, to be fair, alam mo, may mga ibang party list, and this is I can speak for this because although hindi ko napapangalanan, no, I did research recently and I was able to interview some members of party list groups, you know. Some of them are very sincere, and some of them have built-in mechanisms for consultation. Ito yung mga party list na galing sa social movements, halimbawa. Sila yung kasi may sinisingil din sila ng sektor nila eh. So, pagdating sa house, talagang masinsin nilang natitingnan yung mga kung paano siya makaka-apekto dun sa sektor nila. Kasi dahil matagal na sila, babad sila dun sa, ito yung importante nung babad talaga sila dun sa sektor na kanilang
nire-representa. Yeah, eh baka buti na lang tapos na yung ano no filing of COC. Eh baka may mag-file diyan ng ano ayungin party list ganun, di ba? Di ba eh is that moving towards that, professor? Do you think really itong issue ng West Philippine Sea and China will this affect in a major way yung desisyon ng ating mga kababayan sa kung sino talaga yung iboboto nila, or is it too far fetched as far as especially as far as our masa is concerned? Tingin ko ano, hindi rin naman siya, kasi lately di ba may mga news na yung hinaharang yung mangingisda. So nagiging ano, nagiging nakikita na rin na may mga hanap buhay na didiskaril, no? Dahil dun sa issue ng West Philippine Sea. Pangalawa, pwede rin siyang magbunga nung ano eh, nung syempre naapektuhan yung national pride mo. Oo. Nung isang araw, 'di ba, pumunta si presidential candidate Ping Lacson at ano sila ng flag. I think maganda 'yon, no? Kasi parang kahit papaano na ipakita yung issue. Tuloy yun na, marami na ring sumagot, no? Marami na ring presidential candidates na nag-respond dun sa issue, no? So kung pag-uusapan national pride, yung mga trabahong nadidiskaril, yung pangingisda, tingin ko may meron siyang effect dun sa may ko-consider siya ng mga voters. Except that parang sa totoo lang after na maging headline noon, 'di ba? Ang mas compelling na pinag-usapan ay yung cocaine. So, wala na, nakalimutan na naman yung West Philippine Sea. So, two sectors, professor, lagi naming nababasa na ang economic class D na tinaturingan at saka yung ating 18 to 40 years old age bracket. These are the two very powerful groups, no, na boboto sa 2022. And then the question would be, do you really think ano yung mga issue na malapit sa sikmura nila? Trabaho at saka yung presyo ng bilihin, no? So sa kaya tingin ko yung presidential candidate should really offer something concrete, no, para din maliwanag sa kanila na ito yung gustong tahaking landas halimbawa nung kandidato pag naging presidente sila, no? Something that will affect their kabuhayan, no, yung pang-araw-araw na. And kaya din minsan, no, may mga pronouncements na talagang hindi magre-resonate sa kanila dahil like totoo ka yung West Philippine Sea, kung wala lang yung pangingisda at foreign policy issue lang yun sa kanila, hindi nila mapapansin yun. Kaya lang kung i-frame halimbawa yung media release bilang national pride, bilang nadidiskaril ang pangingisda, yun makaka-apekto sa boto. Pero kung hindi nila mapapansin yun. Tingin ko hanap buhay at presyo ng bilihin at edukasyon. Along that line, Professor Jean, tingin niyo po ba na para sa isang botante, makakaapekto yung nakaraan, yung history ng isang kandidato, yung mga ginawa niya o hindi ginawa nitong pandemya sa iboboto nila sa susunod na election? Yung kung sa pandemya na ito, tingin ko, kasi napakalapit pa eh. Napakalapit, no? At lahat na apektuhan talaga nito. As in, hindi siya basta basta-basta na sakit, ano? Kasi ano siya, yung hindi ka naman makagalaw, hindi ka makaalis, nagsuot ka ng face shield na hindi naman pala kailangan. So, yung ganon, tingin ko ito talaga makaka-apekto. Pero kung sasabihin mo yung yun nga, we're talking about yung revisionist history, kung masyado nang matagal talagang, tapos merong pang revisionist history, mahihirapan talagang ipaintindi sa mga tao kung bakit importanteng limbawang hindi buto, iboto ang isang kandidato. Dapat ilapit mo rin kung bakit hindi iboboto. Anong kahalagahan nun sa buhay ko ngayon kung hindi ko siya iboboto? Agree. At ito, ako naman po, with your permission, pupuntahan ko yung
isang nangyayari ngayon na maaaring makaapekto no sa kung sino ang magwawagi sa 2022. I'm referring to the family dynamics ng ni Duterte at ni Duterte. Eh sa nangyayari ngayon, bagamat na you know the president professes his love for the daughter, kitang-kita naman na magkaiba yung kanilang landas na tinatahak. Kahit na hindi pinangalanan, eh alam naman natin na binabakbakan ni Pangulo si Marcos Jr. As a weak leader and so many else, so many other accusations. Thinly veiled accusations. Mm-hmm. Ito naman si Sara ay inadapt na nga ng lakas si MD, di ba? Si Marcos Jr. bilang presidential bet. Ito ang tanong ngayon na professor. Sino bang makikinabang doon? Who among the presidential and or vice presidential candidates will benefit from the obviously hindi pagkakaisa nung tatay at anak? Yung magbe-benefit yan, yung mga wala sa kampo nila. So, yung mga si Marcos, hindi magbe-benefit halimbawa si Marcos Jr. of course at saka si Bongo. The rest will benefit from what the president is doing. Tingin ko nga magiging sakit ng ulo ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa mga darating na buwan no, bago eleksyon. Oh. Kasi alam naman natin si Pangulong Duterte, no, kapag ka meron siyang kinainisan, kapag meron siyang may ayaw siyang tao, talagang very vocal siya about certain things. So, for as long as he is still president, natural, meron siyang media mileage parate pag meron siyang mga ganitong statements and accusations. Now that we speak, let's talk about COMELEC. Ano? If you were to be asked, are you happy with what the COMELEC is doing? Pretty happy? Not very happy? maraming mga kaso kasi nasa COMELEC eh. So far, party list pa lang yun mukhang naresolba. Alam mo, to be fair din sa COMELEC, totoo napakadaling i-blame no, ng COMELEC no, pagka meron tayong kinainisan dahil parang sila yung mukha nung election aside from the politicians who will be running. Kaso kukonti rin ang tao nila no. Mm-hmm. Tapos biruin mo, they are made to implement a nationwide synchronized election. Mm-hmm. Diba? So talagang hindi biro ito, tapos inalaw pa nila yung mga substitution last minute, mag-iimprenta sila. Tapos hindi naman ganun kalaki yung budget nila, no? So can you imagine yung volume at magnitude nung trabaho na kanilang ginagawa tuwing election, no? I don't even know whether yung 3 years enough for the preparation, no? So yun din, no? So hindi ko rin na sila masisisi, no, kung merong mga halimbawa flaws na nakikita sa sistema. Tingin ko dapat lang din sila, makinig na lang sila sa hinaing ng mga tao at magkonsulta parate. No? At siguro humingi rin sila ng karagdagang budget at tao dahil talagang mahirap yung ginagawa nila. At or near the 2022 elections, Professor Jean, almost all, if not all, of the commissioners are appointed by the president from Davao City. Does that bother you? Yes. Yes, of course. Oo. Yeah. Okay. And you feel na it doesn't inspire confidence? Yes, exactly. Kasi yung kanina yung sinabi ko, COMELEC as an institution, kasama yung mga permanent employees doon. Pero yung COMELEC, yung mga commissioner, syempre sila rin yung sila yung mag-a-approve ng mga mga resolutions, and syempre may tumatakbo si Pangulong Duterte, tumatakbo yung anak niya, di ba? So it really bothers me, and the bright side of things is that marami naman tayong mga NGO, civil society groups na matagal nang nasanay no sa pagmo-monitor ng elections. Nandiyan naman kayo, nandiyan naman ang media na parating nagsusubaybay. So yun na lang ang ating isipin siguro for now, no. Yes. So what a beautiful discussion. Maraming salamat po, Professor Jean.
Thank you. It's a pleasure and also lagi ko kayong napapanood. Ay, salamat po ng marami. Sabi ko kaya na nga po. Kaya lang kilala ko na kayo. Thank you, okay. Professor, sa ulitin po. Thank you. Bye-bye. Very nice. Si Professor Jean Franco, ng isang UP political analyst, you really enjoyed that. Ha? Kami po ni Rica ay magbe-break lang in just a very short while. Meron tayong balita ngayon. Ang pasada sa Teleradio Worldwide, aba, may part 2 pa. Susunod na. Andito tayo para sa CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? What is? Iba some tips para sa ating mga kababayan. Kaya mo namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-go start cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Na ulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika ang pagbago sa ilang salitang Pilipino. Hindi matatawaran ang galing ng mga kabataang Pinoy. Very proud ang Pinoy crowd. Ako po ang inyong action man, Julius Baba. Ako po si Tony Velasquez. Visayas. Pagkikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Hanggang Mindanao. Yes, mga notisya sa Kinamindanao. Yo si Jewel Reyes. Ating sinusuyod para maihatid ang pinakamaiinit na balita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, every Juan will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kit. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong ama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa, stick.
tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng serbisyo. Pulong talaga sa kanya. Patuloy tayo maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Kapag-upangang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Iisang Radyo. Balita ngayon! Dumating na sa bansa ang mahigit 3 milyong doses ng AstraZeneca vaccines na donasyon ng UK government. Bandang alas 4 kanina nang dumating sa NAIA ang mga bakuna. Inaasang sa Sabado naman po ay darating pang karagdagang COVID-19 vaccines ng AstraZeneca para sa kabuuang 5,222,200 doses. Samantala, 15.7 million doses naman ng Johnson & Johnson's, Moderna at Pfizer vaccines ang inaasahan ding darating sa bansa na donasyon naman ng US government. Pinaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employer na hindi pwedeng gamitin para matanggal sa trabaho ang mga manggagawang hindi pa bakunado. Sa laging handa press briefing, sinabi ni Labor Assistant Secretary Teresita Cocueco, inimbestigahan na nila ang napaulat na nagkakaroon na umano ng tanggalan at diskriminasyon sa trabaho. Sa ilalim anya ng Labor Code, walang nakasaad na tungkol sa pagbabakuna. Paliwanag ni Cocueco, sa ilalim ng IATF Resolution, inoobliga lang na dapat fully vaccinated ang mga on-site workers at ang tumatangging magpabakuna ay pwede pa rin magpatuloy sa trabaho basta't sa ilalim sa regular RT-PCR test at sagot nila ang gastos para dito. Pero kung pwede ang work from home setup, ay pwede rin naman. Para sa iba pang may init na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po, si Liza Aquino. Ating oras. Oras natin, 6:03 na, partner at mga kapasaders. Hoy, si Mayor Joy. Oh. Tinikitan. Tinikitan 300. Hindi daw nag-helmet. Nagbibisikleta, walang helmet. Pero tama 'yun, ha? To me that's something positive for her. 'Di ba? Walang sinisino. Pantay ang aplikasyon ng batas, 'di ba? Mabuhay ka. Oh, ito yung sabayan, oh, 'di ba? Sabi naman ni Mayor Joy, binigay naman daw niya yung helmet niya doon sa wala daw may helmet. Oh, nahuli ito na isa. Nagkawang gawa naman pala kayo naman. Oo. Eh sa inyong palagay, kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo na tanggalin na ang plastic barriers sa mga classrooms at mga restaurant? Ito po ang sagot ni Ma'am Ann Emerald Ann Penny. Bakit? Dalawa yung Ann. Oo. Good afternoon po, kapasaders. Kung yung sa mga jeep po, inalis na. Yung plastic barriers, pwede na din po siguro nang tanggalin sa school. Basta may 1 meter apart lang. Sa resto po, wala na rin yung ibang barrier. Pero yung iba, magkatalikod naman ang upuan. So for me, okay lang. Oo, thanks po. You know, that makes sense, ha? Oo nga naman, tinanggal yung barrier sa jeep, eh. Ay dahil may hangin. Dahil may hangin, ano? Mm-hmm. Oo, eh. Flowing naman daw. Eh kung may ceiling fan yung classroom, eh di ganun din. Eto si Gregorio. Oh, Gregorio Tanger. Sabi niya, yung mga plastic na yan, eh, made in China rin. Napunta sa China. Oo. Para sa China, ang plastic nyo. Ay, good afternoon everyone. Sabi ni Susie Serundo. Sabi niya, good afternoon everyone. Sa aking palagay, huwag na muna tanggalin ang plastic barrier sa restaurant at mga eskwelahan kahit bumaba na ang COVID-19.
para rin sa pag-iingat ng bawat isa, kapamilya forever. Yes, Ma'am Susie. Tama po yung you better err on the side of caution, sabi nga nila. Tatlo lang muna. Yes, for now. Dito na yung next guest natin. Sorry, nabasa ko yung text mo pala yun. Okay lang, Parto. Dahil nasabi mo rin kanina, made in China na naman. Balik na naman tayo sa usapan China. Oh, sa ating West Philippine Sea at sa BRP Sierra Madre. Ayan. Barko. Barko, di pala bangka. Vapor, pwede rin ba? Kung Bisaya ka, vapor yung tawag. Sa amin ang tawag doon, Darko. Dako na barko. Dako. Darko. Okay, Attorney Jay. Makakapanayam natin. Isa sa pusa talagang iginagalang ito na SME, Subject Matter Expert. Maritime Affairs and Law of the Sea. Mula sa UP Institute. Attorney Jay Batong Bakal, magandang gabi po sa inyo and it's good to see you again, sir. Hi, magandang gabi po. Manong Peter and Bika. Ito na naman tayo. Hi, Professor. Opo, opo. Bilis nga po eh, tayo na lang. Meet lang natin nung isang araw, di ba? Yeah. Opo, opo. Alam niyo naman dito sa Teleradio, basta't may nangyari sa West Philippine Sea. Narihan kagad si Attorney Batong Bakal. Attorney Jay, every time we talk about you, it's always because mayroong kontrobersyang nangyayari. Oo. So ang sabi ng sabi po ng China tanggalin daw natin yung BRP Sierra Madre doon. Kanila daw yun. Narinig na natin ito. This after nagpahayag si Jinping sa ASEAN-China Special Summit na they are not daw practicing hegemony. Mm-hmm. Ano po ba ito? Ito ba yung tinatawag na they speak with forked tongues? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa? Iba naman yata yun. Yung forked tongues, meron akong kilala na ganun talaga ang description. pero ito po, yung tinatawag na talagang iba yung sinasabi, iba yung gawa. Ibang salita, ibang gawa. Oo. Yeah, yan po yung, ganyan po sila apparently. Medyo madalas na natin sinasabi ito, pero yung bang, pwede bang panghawakan natin yung arbitral ruling sa The Hague? Upang sabihin sa China, kahit na para tayong sirang plaka na, amin yan eh. Easy namin yan eh. Di ba? Actually, yun talaga dapat ang isusumbat natin sa kanila eh. Na malinaw na malinaw, doon sa South China Sea Arbitration, wala silang karapatan na umangkin na teritoryo nila yan. No? Kasi wala man lang isla o bato dyan, above water at high tide, na maaaring magiging basehan ng kahit anong claim, no? Particularly yung territorial claim na sinasabi nila, no? Territorial daw nila. Eskinski, no? Sabi talaga doon sa arbitration, no? Low tide elevation niyan, hindi pwede angkinin niyan bilang land territory. Kaya yan po ay parte lamang ng exclusive economic zone at continental shelf ng bansa na nasa loob ng 200 nautical miles ang layo, no? At Pilipinas po yun, no? Dahil yung uminsyon ay mga 100 nautical miles lang po ata ang layo niyan mula sa Palawan. Pasok na pasok talaga. At talagang wala silang karapatan, no, na makaangkin diyan. Professor Jay, sinasabi nila historical claim. Kaya 'di ba pinupush nila na kanila yung mga inaangkin nilang lupain, even our waterways. Yung ganitong sinasabi historical claims, hindi ito nagsisit with the international ruling. Hindi po. Kasi sobra talagang, una, sobra namang labo niyan na sasabihin mong historically since ancient times e nandiyan ka na teritory mo yan. Anong record yan? No? At lalo ngayon, napakadaling mag-invento ng record. No? Alam naman natin. No? Mm-hmm. Tapos, isa pa, matagal na po talagang accepted principle sa international law na yung pangingisda lamang, no? Hindi ko mo nangingisda ka, ibig sabihin ay sa'yo na yung lugar na pinangingisdaan mo. No? Hindi po yan equivalent to a territorial claim, yung mere fishing. Kasi noong araw,
ang teritoryo ng estado ay hanggang sa territorial sea lang, no? At hindi nga sila nagkasundo kung hanggaano kalayo, no? At sa labas ng territorial sea ay high seas yan, open for all, no? So doon nangingisda ang karamihan noon sa tinatawag na high seas. So hindi pwede yan talaga na common ng isda daw sila diyan o maybe nagdaan sila diyan eh sa kanila na yan, no? At yun nga, pangatlo eh yung pong sinasabi nila na historic rights o historic fact na ganun, na sinasabi nila, eh sa kanilang lang naman yun eh. Wala naman talagang basihan yun dahil sinabi rin doon sa arbitration, sa South China Sea arbitration, na yung mga ganyang klaseng claim ay talagang pinawalang bisa na nagkasundo ang buong international community sa pamamagitan ng UNCLOS, na hindi ka talaga pwedeng umangkin sa pamamagitan ng historic, yung tinatawag mong historic claim na yan para sa isang buong area ng karagatan, lalo na kung yung area na yon ay nasa loob na ng EEZ ng ibang bansa. So wala talagang visa yun. Wala talaga silang karapatang maangkin ng kahit ano dyan sa lugar na yan. Kanina po, Professor, nasabi ko kay Partner Peter, no, na parang lagi na lang tayong ano, na nabubuli, di ba? Lagi na lang tayong, tas ang response natin is always to douse water dun sa fire. Bakit? Why not we fight fire with fire? Is it because military might pa rin? Talong-talo talaga tayo? Oy, talaga namang matatalo tayo in the sense na we are a small country facing a large one, no? Our economy is only 1/10 the size of China's. Yung population din natin is only 1/10. So kahit anong gawin natin, hindi talaga natin sila mapapantayan. Kaya nga po, bilang maliit na bansa, talagang mas mahalaga sa atin yung international law na dapat batas ang mangunguna, batas ang dapat nabasihan ng ating mga relations at basihan ng mga ganyang klaseng claim, no? Hindi poder, no? Kasi kung poder, ay talaga magkakagulo buong mundo, no? Kung sino na lang mas malakas, eh yun na lang ang mananalo. Di siyempre lahat ng bansa, eh ang magiging polisiya nila ngayon is magpalakas at babanatan yung mga hindi niya kasundo, no, para lang masunod yung gusto niya, no? Eh di ba balik tayo sa dating lumang panahon na talagang laging nagigera na lang ng natin nalalaman. But Taiwan, na, Professor, is a small country and they're standing their ground. Opo, opo. Yun nga po, example yun nung dapat na attitude ng isang kahit maliit na bansa ka, naninindigan ka pa rin, no? At sa paninindigan mo na yun, eh hindi ka rin na kumbaga umaasa lamang na kumbaga hindi ka umaasa sa awa, no? Nagbi-build up ka rin ng lakas mo, sarili mong lakas, no? So that kahit papano, no, makita nila na talagang paninindigan mo yung sinasabi mo. You will follow your words with actions. Kung kailangan depensahan mo, didepensahan mo. Pag nakita nila yon, eh medyo mapaisip naman sila whether ano, yung kung babanatan nga nila yung maliit na bansa na yon, eh in the long run will that do them any good, o lalo pa ba silang mapapasama sa buong mundo? Diba? After all, bilang naman dalawa, kayong dalawang involved dito, nandyan din yung the rest of the international community. No, eh kasi ang nahihirati sila na tahol lang naman tayo ng tahol, di naman tayo nangangagat. Ito po yung sinasabi ni Rica, ano, para lang meron ma-underline natin at ma-highlight yung bakit ba binanggit ni Rica yung Taiwan. Ang Taiwan po less than 24 million ang population. Ang Pilipinas ay 110 million. Ang land area po ng Taiwan, 136,000 plus square kilometers. Ang land area ng Pilipinas ay 200,000 square kilometers. Eh, hindi ba kung dapat merong matakot dito dahil maliit na bansa, Taiwan ang dapat matakot. Pero ang Taiwan po eh sa mga pangungusap ng kanilang pangulo na si Chai Ing-wen, eh talagang palaban, ano ha? Sabi nila, Taiwan will not bow down to China and will continue to bolster its defenses in order to preserve its democratic way of life. In so many words, ganun po. Eh, is it dangerous to actually copy the Taiwan model of addressing this Chinese problem? Well, kung danger lang ang pag-uusapan, lahat naman po ng gawain, meron ding risk, no?
Pero kung yung mismong Taiwan na less than half pa nga yung land area nila, no? At tapos mas maliit pa nga yung population nila, eh kaya nilang tumayo, no? At manindigan laban sa China, eh bakit tayong mas malaki? Eh hindi, di ba? Tutusin, dapat talagang sundan din natin yung ehemplo ng Taiwan, no? Dahil yun lang talaga ang paraan para respetuhin tayo ng China. Kaya ang China, kahit maliit nga ang Taiwan, at mas malapit pa nga sa kanila, abatingan natin. I mean, ilang dekada na hindi sila hinihipo, no? At hanggang ngayon, nag-iingat pa rin sila sa mga action nila laban sa Taiwan, no? Talagang naghahanap sila ng ibang paraan, no, para ma-achieve yung objectives nila, dahil alam nila na hindi lang basta-basta titiklo pang Taiwan, no. Eh sa atin, ayan, oo. Nakausap lang yung isang tao diyan, di ba? Ayun na, ayos na sila. Okay, let's give President Duterte a fair shake, kasi kung minsan binabash siya, no, dahil sa hindi una-una matamlay, kung minsan hindi pa timely yung kanyang mga response sa Attorney Jay. At of course, naalala natin din na noong 5 ng Mayo, itong taon na to, sabi nga niya, parang pag-file sila ng kaso, nanalo tayo sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Actually, bigay mo sa akin yan. Sabihin ko, PI, papel lang yan. Itatapon ko yan sa waste basket. Of course, I mean, you know, from that time, no, yung May, Attorney Jay, have you noticed na mas tumitigas na ang mga binibitawang mga salita ng Pangulo laban sa China? Has there been any change? Well, quite frankly, sir, hindi naman siya ganun, hindi naman ganun karami yung mga salita niya tungkol dito sa issue na to, ang mas nagsasalita talaga again is si Secretary Locsin, Secretary Lorenzana, hindi naman siya, no? At yung pinaka-recent na statement, yung sa ASEAN China Summit, parang binasa lang niya, no? Tapos pakiramdam ko pa nung binabasa niya, parang yun nga, nagbabasa lang, parang wala yung puso niya dun sa binabasa niya, parang kulang pa rin, no? Pero tama kayo, let's give the man some credit na at least binasa nga yun yung speech at sinabi niya yung talagang dapat sabihin, no? At sana kumbaga matuto naman siya na tino mo yung nangyari doon sa 5 taon na sa pagbibigay mo diyan sa kabila, no? Sa kabila noon, no? Pinaasa mong sambayan ng Pilipino magkakaroon ng pagbabago, sinabi mo na magbabago ang China, maawa daw sa atin. O tingnan mo, sabi ano nangyari doon sa Yu Minchol. So dapat malinaw na sa kanya na hindi ubra yung mga style niya na doon, no? Dapat seryoso talaga 'to na issue, no? At dapat yung mga position natin, yung paninindigan natin talaga, yung prinsipyo lang natin talaga, dapat talagang lagi nating ginagamit 'yun at sinasaad, no? Otherwise, ayan, mangyayari na talagang abusuhin ka nung kabila dahil nakita nila na mahina ka talaga. Professor Jay, sa darating na election, say ang manalong presidential candidate ay magkaroon ng tougher stance dito sa WPS issue na ito. Magkakaroon kaya ng malaking epekto doon sa friendship natin with the Chinese government if hindi na tayo magiging as peaceful as sa stance we have now pag iba yung mananalo? Well, kahit naman po naging mas mapagbigay tayo at nakikipagkaibigan sa China, na nakita natin na hindi naman talaga masyadong nagbago yung pakikitungo nila sa atin, no? Pagdating siguro, at best, ang nangyari is lalo lang dumami yung opportunities na yung China ay makapasok sa Pilipinas para nga mag-engage ng mga businesses, magkaroon ng mga investments, bumili ng mga mga properties, no, o kaya mag-rent, no? Parang sila yung naluwagan, eh, no? Mas marami silang nakuha sa atin kaysa tayo sa kanila, dahil dito naman sa atin sino ang mga nagbenepisyo talaga diyan sa magandang relationship, mostly yung mga businessmen na malalaki na merong mga investment sa China, di syempre medyo matataas na antas na yan sa ating ekonomiya,
At saka yung mga nagbebenta nga sa China ng raw materials naman, mga fruits, agricultural products, minerals, etc. Pero yung mga mamamayang Pilipino sa karamihan, eh hindi naman talaga directly nakaka-benepisyo sa ganyan, no? Parang tingi-tingi na lang natitira sa kanila. So, from the broader scheme of things, parang hindi naman din ganun ang pagkakaiba, no? Nung relasyon natin, no, between nung time na medyo galit tayo sa kanila at yung time na naging friendly tayo sa kanila. So, nasa ano po 'yan? Nasa susunod na lagdarapin kung paano lang niyang titimplahin, no? Kasi nakita naman natin yung mga kapitbahay natin tulad ng Indonesia, Vietnam, no? Nagkakaroon sila ng nagpapalitan minsan sila ng maanghang salita, no? Pero patuloy pa rin yung kanilang relationship sa mga ibang bagay, yung mga economic relations nila patuloy pa rin. Parang hindi sila naapektuhan sa ganun, no? So nasaan talaga? Nasa pagtimpla, no? Eh yun ang hirap eh. Hindi masyadong magaling yung pagtimpla eh. Laging isa lang. Kumbaga black coffee lang latte o kaya tubig. Walang cream and sugar in between, no? Kaya ganun tayo, ganun siguro sa susunod na presidente. Dapat matuto siyang magtimpla. Parang ano to, no? Parang game of chess, eka nga. May moves tayo, may moves ang China, may moves tayo. At credit to Secretary Delphine Lorenzana na binanggit nga niya po yung intimidation and harassment ng tropa ng China habang sinasagawa natin yung napakasimpleng resupply mission para po doon sa Ayungin Shoal. Ano? Pero ang problema, I think China has upped the ante, sabi nga nila, dahil si Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian na ang nagsabi na nasa teritoryo nila ang pang-resupply ship ng Pilipinas at pati na ang BRP Sierra Madre nga pinapaalis na. So I think, tatanong ko nga sa inyo, Professor, kung are we reaching an inflection point? Kasi medyo delikado na ito because kung pag sinabi ng China na tanggalin nyo yan, At kung hindi, bahala na kami. Ibig sabihin niyan, it could be a flashpoint. Is that a fair statement? Opo, it could be a flashpoint kasi nga para sa atin, no, importante sa atin yung manatili yung BRP Sierra Madre at yung outpost natin doon sa Ayungin Shoal, no? Kasi napakalapit na niya, 100 nautical miles away na lang, no? Katabi na niya, kung yan ay makukuha ng China, parang lumapit sila, humakbang sila ng mas malapit pa sa atin kaysa sa mischief reef. Kaya kailangan i-maintain po natin yan, no? It is a possible a flashpoint, no? Pero yung magiging flashpoint po niya ay malinaw na hindi po tayong mag-uumpisa ng gulo kung sakali, no? China yon. Dahil tayo, ang liit-liit na nga ng outpost na yun, ano bang threat ang mapipresent ng outpost na yun sa ibang bansa? No? Hulok na nga yung barko, tapos iilan lang yung mga marines na nagbabantay. Anong credible threat ang meron dyan? No? Kaya wala rin silang dapat na rason para gamitan tayo ng dahas dyan. No? Hindi nila pwedeng basta kaladkarin lang yung buong BRP Sierra Madre. No? Kaya nga ang ginagawa nila ay talagang parang sinasakal na lang nila yung supply lines para tayo mismo ang kusang umalis, no? At oras na mawalan ng tao yung BRP Sierra Madre, sigurado po papasukin nila yan. Yes, oo. I see the logic po. Pero ito yung problema natin sa Pilipinas eh. We don't speak with one voice nung binomba ng tubig yung ating resupply ship. Nauna pang nag-react yung yung Amerika at saka ilang mga European nations to condemn that particular act. Tayo po medyo nahuli pa sa pagre-react. Oo, so that could mean also na kung kayo mismo hindi kayo excited na ipagtanggol yung karapatan ninyo, bakit naman kami magkakandara pa para ipagtanggol kayo? Tama ba yun? I mean, could that be a possible response? Well, in fairness naman po, the fact na in-announce ng DFA yung pangyayari, no?
At sinabi nga niya agad, no, na ito'y parang kinokondena nila, no. Yun po, I think is already a indicative na talagang nag-ano rin naman tayo, umalma naman tayo agad nung nangyari yon, no. Tapos sumunod na yung mga statement nga ng US, ng Japan, ng EU, etc., no. So okay na po sa akin yon, no. Pero yung pwede pa rin naman yung pasunuran ng mas detalyadong protest, no. Pero ang mahalaga doon, as soon as nabalitaan nila, eh talagang this time in-announce naman nila na nangyari na. Unlike before, kung naalala niyo nung 2017, may pangyayari diyan din sa resupply, eh tinago pa nila, no. At hindi yun lalabas sana kung hindi siya binukon ni Congressman Alejano, no. 2017 'yan na nagkaroon na nga ng interference ang China doon sa supply again, no. So actually pangatlong beses na ito na alam na ng publiko, no. Kaya iba this time from that second from 2017. I concur, Professor Jay. Tama po 'yung sinabi ninyo na with all the credit due to DFA. Tama, talagang pumalagkagan sila, and in no uncertain terms. Siguro ang aking inaasahan yung the buck stops here. Ibig sabihin, yung pangulo po talaga ang unang magsasabi na teka, hindi pwede 'yan, 'di ba? I mean, it cannot be Secretary Lorenzo na although that mabigat na rin 'yon, Secretary, 'di ba? Ng DFA. I think the voice of the president with all due respect, no. Should be heard and in a timely manner. Professor Jay, maraming salamat po at tayo. Welcome po. Usap na ulit. Oo. Always a pleasure talking to you. Si Attorney Jay Batong Bakal po ang director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Very illuminating ang ating discussion. Oo. Well, ang TV Patrol po paparating na. Naamoy na namin ni Rike. Kami po ay magpapaalam na. Naku po, si Peter Musngin. Nakasama rin po Rika Lazo. At kami po ang inyong kapamilya, patuloy na naglilingkod sa Pilipino. Saan man sa mundo, worldwide kapamilya, salamat, ingat. Nandito tayo para sa isa't isa. Stay safe po and good night, kapamilya. Po ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceniza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino, may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang teleradyo. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Uli, marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng serbisyo. Magpulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kapalang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang nag-iisang Radyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes, pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang teleradyo. Mga kasakto, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, i-share na kung ano ang itinitibok ng inyong polso at sumagot na sa Poll for You! Araw-araw sa sakto, mag-log on na sa joinnow.ph/sakto o scan ang QR code sa inyong screen. Iparinig na ang inyong mga boses kapamilya sa Poll for You!
Sakto! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo! Gawin nating super sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating Teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa Teleradyo Balita alas 7. Mamulat ang mata sa mga kaabang-abang na isyung hatid ni Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report alas 8. Ituloy ang paggalaw-galaw at maging fresh, beautiful at healthy. Kasama sina Doktora Luisa at Coach Harris sa Your Daily Dose alas 9. Pataasin pa ang energy mo sa mga winner na tips at pakikipagkwentuhan kay Tita Winnie Cordero sa Winner sa Life alas 10. Isama naman sa pamimili ang inyong bida